Sige, so, thank you. Sige bro, Sa thank you bro. Napakalupit na mekaniko namin. Sa ingat, uli ingat. Din bro. Oh, sige bro, maraming salamat. Yan ang drain plug natin at hindi pa dyan magtatapos kasi kakailanganin nating tanggalin yung overflow drain plug niya mga tropa pits. Kopya nyo. Yan. Yan po yung fully dilaw. Yan po yung kanyang overflow drain plug. Kasi may nangyari, may nagpagawa sa ibang talyer o sa pagawaan. Hindi nila tinanggal yan. So, ibig sabihin, ang tinanggal lang nila is yung drain plug mismo. Pero yung overflow drain plug, hindi nila tinanggal. Kaya, sobra-sobra yung langis na nailagay nila doon sa kanyang sasakyan. Kaya, dapat maging aware din kayo sa gagawa ng inyong sasakyan kung alam ba talaga nila or hindi. So, makikita nyo dyan mga tropa pits na natanggal na natin yung drain plug. Tapos yung overflow drain plug niya. Kopya. So yun nga mga tropa pits, babaklasin ko rin tong kanyang oil pan. Ayan, yung nakapalibot na gis na yan, tatanggalin po natin yan para ma-cool down yung oil pan at para na rin malinisan natin yung kanyang transmission filter. Sa iba pinapalitan, so sa akin naman linisan ko muna tapos sa susunod na baklasan kailangan niya nang palitan yung filter ng kanyang transmission. So babaklasin ko muna upang malinisan. Yun, nabaklas ko ng kanyang oil pan at tatanggalin ko tong kanyang filter. Yan. Yan po yung transmission filter niya. Tatlong tornilyo lang po yan na gis. Dalawang maliit tsaka isang mahaba. So, hindi na kayo magkakamali dyan. Bugahan nyo lang po yan ng brake cleaner. Pwede na po yan mga tropa pits. Para matanggal-tanggal lang yung ano, mga na-filter niyang mga ribaba. Ayan. So, tatanggalin ko yan. Tapos, dilinisan. Makikita nyo, nangingitim na yung kanyang filter. Ayan. So, lilinisan muna natin yung mga tropa pati yung oil pan. Kopya. Ayan. So, nalinisan na natin yung kanyang oil pan. Nalinisan na rin natin tong kanyang filter sa transmission, overflow drain plug, mga tornilyo. Nalinisan na rin. Kasi kung mapapansin yung mga tropa pits, tignan nyo yung overflow drain plug. Ayan. So, halos lagpas dun sa kanyang oil pan, hindi siya kaya kung ang tinanggal lang nila dyan is yung drain plug, malamang po hindi po madre-drain lahat yung kanyang yung ETF. So yun nga mga tropa pits, kaya tayo nagbaklas ng kanyang oil pan ng kanyang transmission filter kasi nakakaramdam na siya ng delay shifting tsaka hirap ng humatak. Kaya nilinisan po natin at nagpalit tayo ng panibagong fluid. And nakabit ko na yung kanyang transmission filter. Tapos tong oil pan, naikabit ko na. Ang sistem lang din naman yan mga tropa pits is huwag nyong kakalimutan lagyan ng silicone gasket para hindi magkatagas. Tapos huwag nyong kakalimutan, tamang higpit lang po yung paghihigpit nyo dyan sa kanyang overflow drain plug kasi hindi po yan bakal, plastic lang po yan mga tropa pits. Pag na-overtorque nyo po yan is may posibilidad po na malolostrid po yung overflow drain plug po ninyo mga tropa pits. At huwag nyong kakalimutan talagang maglagay ng silicone gasket maker dyan sa oil pan na yan mga tropa. At hindi ko na rin binidyo kung paano ko ano kasi alam ko naman na matik na rin po na ganun po yung gagawin ninyo. Once na nagbaklas kayo ng oil pan, lalagyan nyo po talaga yan ng silicone gasket tapos lilinisan. Ayan, may magnet na rin po dyan na makikita kayo. So pagka ginawa nyo na po to at trinayin yung baklasin yung inyong oil pan, matik po na
makikita nyo po lahat-lahat yun. Huwag po kayong matatakot kasi nasa kung nasa tamang process po kayo, magagawa nyo po na maayos ang inyong sasakyan. Tapos itong ipinapakita ko dyan sa inyo, dyan po yung plug. Tatanggalin nyo po yan gamit ng inyong long nose or yung combi pliers kasi may yan, dyan po tayo magsasalin ng ETF. So makikita nyo dyan guys, ayan. Ayan. So nahugot ko gamit ng combi pliers. Hugutin nyo lang po yan. Ayan. So kung magsasalin na kayo, make sure po na may imbudo kayong malaki. Tapos mayroong kayong hose na sakto doon sa butas upang sa ganon pagka nagsalin po kayo ng ETF, ng transmission fluid, ay hindi po masasayang. Ayan. So sakto lang po yung isang latang transmission fluid na binili sa Toyota mismo para sureful po tayo na tama po yung langis na ilalagay po natin sa kasa po tayo bibili para wala na po tayong agam-agam na masira ang ating transmission. So fast forward mga tropa pits para yung kung paano i-bleed yung transmission natin ipapakita ko rin po sa inyo. So fast forward. Same procedure tulad nga nung sa mga video ko na nagpalit ako ng mga transmission fluid na automatic, same procedure lang mga tropa. Pagka start nyo po, huwag nyo muna agad patatakbuhin. Kailangan nyo munang paikutin yung transmission fluid sa inyong transmission. So gagawin nyo park, neutral, drive, reverse, park, reverse, neutral, drive, 1, 2, drive, ganun. Kung meron mang ganun yung ano po ninyo sasakyan, is ganun lang po yung gagawin nyo mga tropa. I-bleed nyo muna siya siguro mga kahit 1 minute na naka-andar, naka-neutral, ganun, para mapainit nyo po muna yung fluid po ninyo upang sa ganun makaikot sa transmission para pag ni-road test nyo po is hindi na po kayo magkaka-aberya. At syempre, huwag niyo pong kakalimutang i-double check po lahat kung may kung yung mga dabaklas niyo, sisilipin niyo rin sa ilalim kung may tumatagas at kung wala, pwede na po kayong mag-road test. Kopya, ingat-ingat. So, yun nga mga tropa pits, tapos na kami ni Brother Yundi. Parang bago? Na. Ayan. Go? Pwede pang araro? Thank you bro. Lupit na mekaniko namin. Sa ulitin bro. Oh sige bro. Maraming salamat. Thank you. Yung marami pa yung siyak. Oo. Tsaka pang ilalim. Ayun, very good. Sige. Ingat-ingat bro. Pagka may problema tawag lang. Okay, salamat. Okay. Pangalan oh, kala mo malaki sige. Sige.